Burst season man at lumalamig ang simoy ng hangin, paborito natin ang ice cream. Pero ang Elait ice cream may kakaibang pakulo. Ang kanilang ice cream nakarolyo. Pero rolling with yumminess rin ba ito? Elait, pinagsama ko yung dalawang words. Yung isa is au lait, which means milk in French. Tapos yung isa is elated, which means yung sobrang saya. It's happy milk. So parang ice cream kasi yung ginagawa namin. So yun talaga yung gusto kong message na ibigay sa mga tao, happiness. Sa Thailand raw natisod ni Francis ang idea ng rolled ice cream. Hindi siya nagdalawang isip na gawin ito sa Pilipinas. Yung ice cream, nagsisimula siya as liquid muna. So, tapos yung machine ko is sobrang lamig, nasa negative 17 degrees Celsius yung lamig niya. Lalagay muna namin yung base, tapos yung mga topping, yung mga mixers na pinili, kunyari mango at strawberry. Kaya imamash namin yung fruits with the ice cream. Tapos ispread namin, i-roll namin. Then maglalagay kami ng toppings and drizzles. Yun na yung product. First business venture man, ni-level up niya ang konsepto at ginawa niyang mas natural ang ingredients. Start yung rolled ice cream sa Thailand as a street ice cream. Pero what I wanted to do dito was i-level up yung concept na yun. So gumamit ako ng local dairy galing dito sa Laguna. Tapos fresh fruits and then high quality ingredients talaga yung ginagamit ko. Binibigyan ko yung customer yung choice kung gusto niya yung custard or kung yogurt, kung mas gusto niya yung mas healthy. Bukod sa sarap ng produkto, isa sa pinagmamalaki ni Francis ay ang kanyang staff. The concept is breaking stereotypes. So yung mga tao ko are deaf actually. By breaking stereotypes, I mean yung mga deaf yung nagko-communicate sa mga tao in the front line. Yung mga deaf yung nagiging image talaga ng brand, yung core ng business. Ako yung nafe-feel ko, I feel appreciated for giving me this position na may access ang PWD. And it's a way of promoting deaf employees as well. May experience na din ako sa selling. Tinatry kong humarap sa customer. Challenge siya sa akin, pero yung communication, simple lang naman kasi pwede naman isulat lang. So naiintindihan din naman ng mga customers. Malapit sa puso ni Francis ang mga persons with disability. Nung bata ako, pumasok ako sa isang clothing store dati. Tapos walang pumapansin sa akin, walang tumutulog sa akin. Tapos nagulat ako, may nag-approach sa akin na deaf. So kahit hindi kami nakaka-communicate, parang na-feel ko yung sincerity na gusto niya talagang tulungan, na doon talaga yung pinapakita niyang customer service compared to all the other employees sa shop na yun. And then, so parang na-inspire ako, yun yung nag-awaken talaga sa akin na pwede talagang mag-hire ng mga PWD. Kaya naman nang magtayo siya ng negosyo, nag-isip siya ng paraan para tulungan ang mga ito. Karamihan sa mga PWD, hindi kasi nakakakuha ng trabaho. At kung makakuha man, wala rin kasiguruhan kung ito'y pangmatagalan. Gusto ko talaga yung gumawa ng business as a way to help others. Na hindi lang puro pera-pera. Gusto ko na talaga na sustainable. Hindi siya charity, hindi siya sa awa. More of gusto kong manormalize yung mga buhay ng mga PWD. Kaya dito sa ice cream stall ni Francis, regular na empleyado ang mga PWD na sina Kelvin at Ronald. Kumpleto sa benepisyo. Regularized na actually sila since this. Nag-start kami April 1. So magsi-6 months na, and then we're looking forward to having a long relationship with them. Hi guys, welcome to Elait. Sa mga first time na mag-order, huwag kayong matakot kasi may mga basic sign language ko na naka-post dito sa shop namin. Tsaka may order forms din kami na pwede niyong i-fill out para sa mga orders ninyo. Tsaka kung gusto niyo talagang magsabi ng complicated na mga sentences, pwede niyong gamitin yung mga LED board namin.
Talagang masigasig si Francis na i-bridge ang communication barrier sa pagitan ng kanyang staff at customers. Tara na't yumaman at manood ng May Puhunan. Mag-subscribe po kayo sa YouTube channel ng ABS-CBN.